ipakita natin, hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo, na si BBM ang ating presidente! Kaya hindi ko na matatagalin pa, Ilo-Ilo! Ibibigay ko na sa inyo ang pinakamalakas na kandidato sa pagkapangulo ng Pilipinas! Sama-sama nating salubungin ang ating nag-iisang pambato! Ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr.! Salamat, Gimbal! Maraming salamat, Iloilo! Sa napakainit at napakagandang salubong na ibinigay ninyo sa amin, sa Unity Team at sa Dambalang Marcos at saka Duterte. Ito po! Marami pong salamat. Alam ninyo, ang aming mga meeting de avance ay ginagawa po namin isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa po sa Mindanao. Sa Mindanao po, ang magiging meeting de avance ng unit team ay sa Davao. Ang Luzon naman, ang magiging meeting de avance ng unit team ay magiging sa Maynila naman. Ngunit sa Visayas ay ang meeting de avance ng unit team ay pinilit namin na dito sa Iloilo province gagawin. Nagkamali sa pagpili ng pagpunta dito sa Gimbal, dito sa Iloilo. At nakikita po natin na napakaganda po ang suporta dito sa amin, sa unit team. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nung una akong nagpahayag na ako'y tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, ay aking sinabi na ang dahilan kung bakit ako ay tatakbo ay ninanais ko na maging leader na ipagkakaisa ang Pilipinas. At sa simula ng ating kampanya na 6 na buwan na na tumatakbo, binuo po namin ang unit team. Unang-una ay naging partner ko, naging vice president ko. Huwag po kayong maniwala sa sinasabi niyang siyang hindi siya ang pinakamagaling, na hindi siya ang pinakamatalino. Siya po sa lahat ng vice presidential candidate ang pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamatapang. At bukod sa lahat, kagaya ng kanyang sinabi, matibay ang loob, matibay ang kanyang pagmamahal sa ating minamahal na bansang Pilipinas. At dahan-dahan po namin binuo ang aming mga senatorial candidate na nanggaling sa iba't ibang mga partido. Ngunit sila ay naniniwala na ang pagkakaisa ay ang tanging paraan upang tayo'y babalik sa magandang buhay. At sa pagbuo ng unit team, kami po'y nagsimula. At umikot na kami sa buong Pilipinas. At kami ay tuloy-tuloy na isinisigaw
at dinadala ang mensahe ng pagkakaisa. Haba pong tumagal ang panahon, ay lagi namin po pinapaalala sa ating mga kababayan na dapat palabasin natin sa ating mga buhay, sa lahat ng larangan, ng politika, ng ekonomiya, ng lahat po ng ating ginagawa. Pinapaalala po natin sa taong bayan na ang pagkakaisa ay napakahalaga at ito po ang magiging unang hakbang upang tayo ay makabalik. Tuloy-tuloy po namin pinapaalala sa ating mga kababayan na ito naman ang tunay na ugali ng Pilipino. Ito naman ang ating hangarin para sa lahat ng Pilipino. Ito ay ang layunin pa natin para sa ating minamahal na Pilipinas. At kagaya po ng pag-init ng pagtanggap ninyo dito sa gimbal, ganun din po ang init na pagtanggap sa mensahe ng pagkakaisa. Hindi naman po kami nagtaka dahil alam naman po namin na ang Pilipino ay nasa puso ng Pilipino ay magbing mapagmahal. Nasa puso ng Pilipino ang maging matulungin. Nasa puso ng Pilipino ang magmalasakit sa kapwa Pilipino. Pinapaalala po namin lagi na lahat po tayong Pilipino ay kailangan ngayon dito sa mahirap na krisis na panahon na ito. Pinapaalala po namin na ang ating habol, ang ating nais maabot sa pamamagitan ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino, ito po ay aabutin natin ang panahon, ang araw na magkaisa ulit ang sambayan ng Pilipino. Napakapagsabi po tayo na ang Pilipino ay may trabaho na naman. Na ang Pilipino ay muling may pera sa bulsa na ipapakain ang kanilang mga pamilya at napapag-aral ang kanilang mga anak. At habang aming sinisigaw itong aming layunin, itong aming pangarap para sa ating Pilipinas, ay nakita po namin habang tumatakbo po ang kampanya ay dumadami at dumadami ang sumasama at nagsusuporta at nagsasabing naintindihan namin ang inyong layunin, naintindihan namin kung gano'ng kahalaga ang pagkakaisa. At dahan-dahan nakita po natin ay dumami na ang kasama natin sa kilusan na ito ng pagkakaisa. Patuloy po ang aming pag-iikot. Patuloy po ang aming pagsigaw ng mensahe ng pagkakaisa. Patuloy po upang kami ay humingi ng patuloy po kami humihingi ng suporta upang maluklok kami sa aming sa mga matataas na posisyon upang masimulan na namin ang pagkakaisa ng Pilipinas. At lagi naman tayo paulit-ulit po na ibinabanggit na ito ang magsisimula kung kami po ay bigyan ng pagkakataon na umupo. Kapag binigyan po kami ng pagkakataon na ang unit team na magkasama, kami po ay gagawin ang lahat upang ang pagkakaisa ay ating makamtan. Inaasahan po namin na maunawaan ng taong bayan at kami ay susuportahan
upang kami ay maging matagumpay sa darating na halalan. At ganito po ang aming naging kampanya. 6 na buwan po kaming nagkakampanya, ngayon po dumating na tayo sa katapusan ng campaign period, sa katapusan ng 90 araw na kami ay umiikot at tuluyang pinaparami ang suporta para sa kilusan ng pagkakaisa. Kaya't kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagsuporta sa amin, sa inyo po, sa lahat po ng ating mga kaibigan na nakaupo, na nasa iba't ibang lugar, sa mga local government, mga governor, mga mayor, mga barangay chairman, mga barangay captain, lahat po hanggang po sa barangay volunteer, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pinakitang suporta. At dahil sa suporta na ito, ay malaki po ang aming tiwala na kami mabibigyan ng pagkakataon upang magtrabaho, upang magserbisyo, upang ipagkaisa ang sambayan ng Pilipino. Ganyan po nagsimula ang kampanyang ito. Iniisip po namin na ang pinakamagandang maaring maging resulta rito ay kami ay maluklok upang masimula na namin ang aming gagawin na pagkakaisa ng Pilipinas. Ngunit po, habang tumagal ang panahon, nakita po namin hindi lamang suporta ng taong bayan ang aming nararamdaman. Ngunit, dahang-dahan po napupuna ng lahat na hindi lamang sa suporta sa politika ang dumadami para sa unity team. Ngunit, hindi pa nagkaroon ng halalan. Patapos pa lang tayo sa kampanya, ay masasabi ko, dahil po sa inyo, dahil sa inyong pagmamahal sa inyong kapwa Pilipino, dahil sa inyong pagmamahal sa Pilipinas, ay hindi na kayo nag-antay na kami ay mahalal. At ngayon pa lang, nararamdaman na po natin, dahan-dahan po ang pagkakaisa na ng sambayan ng Pilipino. Dahan-dahan po nararamdaman natin na ang ating pangarap na magkaisa ang Pilipinas ay nagsimula na bago pa ng halalan. Bago pa kami ay mabigyan ng pagkakataon magserbisyo, ang taong bayan mismo, mabuhay po kayong lahat dahil kayo ang nagsimula, dahil kayo ang magtatapos. Hindi namin po akalain na ganito po ang magiging sagaw ng sambayan ng Pilipino. Hindi po namin akalain na nandito na tayo kahit wala pa pong halalan. At ang gumawa nitong lahat ay hindi ang inyong mga kandidato, dahil kami ay kandidato pa lang. Ang gumawa nitong lahat, ang nagpatuloy na nagsimula at nagpatuloy ng kilusan ng pagkakaisa ay kayo, mga Pilipino, mga tunay na Pilipino na may puso ng Pilipino na nagmamahal sa kapwa, na nagmamahal sa Pilipinas. Kaya't ngayon pa lang, malaki po ang aking tiwala na parating na talaga ang araw na mararamdaman po natin na ang ating mga kababayan ay nagkakaisa na. At sa pagtulong-tulong ng bawat Pilipino, sa pagtulong ng bawat Pilipino sa kanyang kapwa, sa paglabas ng puso ng Pilipino na nagmamahal, nagmamalasakit, at lagi ko pong pinapaalala na talaga naman ang ugali ng Pilipino ay ganyan.